Now, dito tayo sa division and fractions. True or false lang naman ito. Kasi marami, although sa post na ito dito sa Philippine Civil Service Review for All, lahat naman ay tama. Kaso lang sa kabila, doon sa Civil Service na Reviewer 2021, yung mga nag-comment doon or karamihan sa kanila ay hindi sila naka-perfect nito. So, in other words, nalilito sila. So, isa-isahin natin ito. Explain natin. Let's do number one. 1/2 is equals to 2 divided by 1. Is it true or false? Obviously, the answer is false. Bakit, ma'am? Meron na tayong na-upload kung paano from fraction to decimal. 1/2. That means 1 divided by 2. So therefore, 1/2 is equals to 1 divided by 2. Bakit kailangan nating i-emphasize ito? Kasi meron na tayong na-upload, I mean, meron nang na-post dati na yung 1/3 ay pareho lang daw sa 3 divided by 1. Or 1/3 is equals to 3, which is mali. So, ginawan lang natin ng iba pang example, hoping na yung kung sino pa yung mga mali, hoping lang na napapanood nila ito. Pero usually pa naman kung sino pa yung mali, sila pa yung hindi nakakapanood dito. Sana lang kahit isa man lang sa kanila ay mayroong matutunan sa videong ito na ang 1/2, that means 1 divided by 2 at hindi itong 2 divided by 1. Next, ganun din itong number 2. Now, 1/3. 1/3. Ilan bang 3 sa 1? It's 1/3. Or it's points 3, 3, 3, never ending na 3. Now, itong 3 over 1, ilang 1 ba si 3? That is 3. Decimal ito, whole number yan siya, hindi yan sila pareho. Kasi ito less than 1, ito more than 1. So, ang sagot dito ay false. Dapat, magiging equal lang yan siya kung pareho silang 1/3. Next, dito sa number 3, marami ding sumagot na true. Remember, this is 1/2. Divided by 1/2. Same lang sila. 1/2, divide lang ng 1/2, that is exactly 1 ng sagot dyan. While ito, 1 divided by 2, divided by 1, divided by 2. 1 divided by 2, and that is 0.5. Kung itong si 0.5, divide ng 1, and that is 0.5 pa rin. Si 0.5 divide na ng 2 and that is equals to 0.25. So, ang sagot dito ay 0.25. While si 1/2 divided by 1/2 that is equals to 1. So, therefore, ang sagot sa number 3 ay malaking false ito. Ngayon, para kapani-paniwala, gamitan muna natin ng calculator. 1/2, okay? 1/2. Tapos, divided by 1/2. And the answer here is 1. Now, yung isa naman ay 1 divided by 2, divided by 1, divided by 2. Ang sagot dito ay 1/4 or 0.25. Isa pa, dito tayo sa scientific calculator. Now, 1/2, then, sana ba yung pang, kwan? Divided by 1/2, and that is equals to 1. Yung isa ay 1 divided by 2, divided by 1, divided by 2, and the answer here is 1/4 or 0.25. Nagets nyo na ba kung bakit false ang number 3?
Klaro naman siguro yun, no? Na kung 1 half divided by 1 half, pariho lang yung dinivide mo. Huwag mong kalimutan na meron tayong division of fraction. Pariho lang 1 half, so ang answer dyan ay 1. Kung doon naman tayo sa talagang itawag nito, i-detalye natin sa division of fraction, kopyahin itong 1 half. Tapos si division maging multiplication, reciprocal nitong 1 half ay 2 over 1. 1 times 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. 2 over 2, and that is equals to 1. So, ito ay equals to 1. Samantalang ito naman ay equals to 0.25. Hindi sila equal. So, false ang tamang sagot dyan. Next, dito tayo sa 3 divided by 9. Pali, ilan bang 9 sa 3? Wala pa. So, less than siya. 1/3, bali. Now, 9 divided by 3. Ilang 3 sa 9? 3. Ito is 0.333, never ending na 3. Hindi yan sila equal. Less than 1 ito, samantalang ito ay whole number na 3. So, ang sagot dito ay false. Next, dito tayo sa number 5. This is 2 over 2. Obviously, that is 1. Ngayon, 1 divided by 2, that is half, 0.5. Si 0.5, i-divide mo pa ng 2, and that is equals to 0.25. Itong si 0.25, never yang maging equal ni 1, kasi buo yan. Si 1 ay merong apat na 0.25. So therefore, hindi yan siya equal, at ang sagot dito ay false. Ulitin ko, 1 divided by 2. Tingnan mo ha, ang 1 half, hindi yan pariho sa 2 divided by 1. Ganun din dito, si 1 half, yan, ito yun, 1 divided by 2. Kung sumagot ka ng false sa number 1, tapos naging true sa number 5, paano? Naging false sa number 1 mo, kasi ang 1 half mo ay, alam mo na, hindi siya 2 divided by 1, kundi 1 divided by 2. 1 half. Ganun din dito. That is 1 divided by 2, which is 0.5. Ngayon, si 0.5, dinivide mo pa ng 2. Divided by 2, and that is 0.25. Hindi sila pariho. Si 0.25 ay less than sa 1. So, ang sagot dito ay false. Kung hindi nyo pa rin ito gets, ang ma-advise ko lang sa inyo ay huwag niyong katakutan ang mathematics. Kasi sa totoo lang, madali lang talaga ito. At ito ay very basic lang at nasa elementary lang ito. Siguro nakalimutan niyo lang. So, practice lang ng practice at huwag katakutan yung mathematics. Kaya niyo yan. Thank you.